Hello guys, welcome sa aking YouTube channel Big G Mind. Sa video ko ngayon guys, babahagi ko sa inyo kung paano ang wiring connection ng isang start-stop motor control. Pero ang gagamitin lamang natin ay isang push button. Gamit lang tayo ng isang circuit breaker, tatlong magnetic contactor, isang M, isang R1 at isang R2. Gagamit din tayo ng power block contact or mga extension contact, auxiliary contact, dahil kailangan natin ng karagdagang normally closed at normally open contact. Gagamit din tayo ng isang indicator lamp at push button. Pag ako mag-wiring, lagi kong inuuna yung line 2. Lahat ng magnetic contactor at indicator lamp, nilalagyan ko ng line 2. Mula sa circuit breaker, nilalagyan ko ng line 2 ang M contactor, R1 contactor, at R2 contactor sa kanilang A2 contact. Nilalagyan ko na rin ng line 2 ang indicator lamp. Sunod kong wiringan mula sa circuit breaker, line 1, papunta sa start push button, normally close R2, at normally open M contact para sa indicator lamp. Next, kung wiringan mula sa start push button papunta sa normally open ng R1, normally close ng R2, normally open ng R2 at normally close ng R1. Next, kung lalagyan ang connection mula sa normally closed ng R2, papunta sa normally closed ng M contactor, at papunta sa normally closed ng R1 at normally open ng M. Itong mga contact na to, ito yung nag-change over sa kanila para magkaroon ng transition. Next ko namang lalagyan ng connection mula sa normally open ng R1 o maintaining contact ng R1 papunta sa coil at normally close ng M contactor. Next ko ang gagawin ng connection ang maintaining contact ng R2 papunta sa coil ng R2 at normally open ng M contact. Lalagyan ko ng connection mula sa normally close ng R2 papunta sa normally open ng M at normally open ng R1. Next connection mula sa normally open ng M, normally open ng R1 papunta sa coil ng M contactor. At connection ng indicator lamp papunta sa M contactor. Bago ko i-energize ang circuit, kinukuha na ko muna ng resistance kung shorted o tumufunction ang circuit. Pag tinry mo i-press sa push button, dapat makukuha mong reading ay ang R1 coil resistance. Kung makikita nyo, pag pinress ko ang push button, gagana ang M, gagana rin ang R1. Once na i-press ko another, again, ang push button, gagana naman ang R2 at mag-go off ang M contactor. At pag press ko ulit, gagana ang R1 at mag-go on ang M contactor. Pag-press ko ulit ng push button, gagana naman ang R2 at mag-o-off ang M contactor. Pag gusto mong i-on ang push button o ang M contactor, pag-press mo ng
push button, gagana ang R1, mag-energize ang M, mag-maintain ito. Pag press mo ulit again, gagana naman ang R2 at mag-off naman ang M contactor.